Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Habang ine-enjoy ang masarap na kape at pandesal sa agahan, kumpletuhin ang umaga mo ng mga impormasyong ihahain namin sa inyo. Dahil dito sa Panahon TV, hindi lang lagay ng panahon ang una niyong malalaman, kundi mga balita sa kalikasan, kalawakan at maging sa kalusugan. Napapanood niyo rin kami via Facebook Live kung saan pwede kayong mag-iwan ng mensahe o pabati. Mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako si Tricia Garin ang kasama niyo ngayong Biyernes ng umaga, September 20, 2019. Sa ganitong cuddle weather, dahil madalas ang ulan, umaga pa lang, ang araw hindi pa rin magpapatinag sa sikat nito. Maulap man o maulan ng kalangitan, asahan ng sunrise natin along Metro Manila, yan ay sa ganap na 5:45 ng umaga at ang sunset naman natin, yan ay mamayang 5:54 ng gabi. Samantala, sa mga nag-aabang kung may klase nga ba o wala, narito na ang listahan ng mga kanseladong klase para sa araw na ito dahil sa inaasang masamang panahon. Walang pasok ang lahat ng antas sa Cavite, pati na rin sa Makabebe, Pampanga, San Manuel, Pangasinan at pati na rin sa Rizal. Wala namang pasok mula preschool hanggang senior high school ang Bagaw, Cagayan ngayong araw. Balikan na muna natin itong forecast kahapon. Ayon sa Pag-asa, mas lumakas pa itong bagyong nympha na nasa tropical storm category na kahapon. Halos hindi rin ito kumilos pero naranasan ng ulan na epekto ng trough extension nito dito sa Cordillera Administrative Region at pati na rin sa Ilocos Region. Naging maulan din ang panahon dito sa Metro Manila pati na rin sa iba pang parte ng Central Luzon at Southern Luzon kahapon dahil naman ito sa habagat. Pero sa Visayas at Mindanao, all good weather condition tayo kahapon dyan pero posible o naging posible ang mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog lalo na pagdating ng hapon o gabi. Magiging maulan pa rin kaya ang panahon sa Luzon? Ano na kaya ang balita sa Tropical Storm Nympha? Ang lahat ng sagot alamin natin mula mismo sa Pag-asa. Pero bago yan, ang ulan, mas madalas maranasan sa hapon o sa gabi. Patunay dyan ang mga kuhang video na ito na ipinadala sa ating programa. Kanya-kanyang dala ng payong ang mga residente at commuters sa Cubao dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan na makikita sa eskinitang ito. Kaya naman saan man magpunta, importanteng dala ang pamprotekta sa ulan. Yan ay video mula kay Nathan Alibadbad. Pagdating naman ng alas 7 ng gabi, mas malakas na ulan ang naranasan sa East Avenue sa Quezon City. Sa ganitong panahon, mas madulas ang kalsada kaya ingat lang po sa pagmamaneho. Yan ay kinuna naman ni Bon Galang. Ito naman ang senaryo kagabi sa GMA Drive. Wala masyadong sasakyan at hindi mabigat ang trapiko. Pero sa pagmamaneho, dapat pa rin doble ingat at bagalan lang ang takbo. Yan naman ay kinunan ni Ramil Escarda. Kasabay naman ang pagbigat ng daloy ng trapiko at tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan ay ang unti-unting pagtaas ng tubig sa Taytay, Rizal. Ang pagbaha, mas madalas sa mangyari sa mabababang lugar. Yan ang video ipinadala ni Marmic Julian. Maraming salamat sa ating mga video sender at kayo rin ay pwedeng magpadala ng kuhang larawan na video na nagpapakita ng lagay ng panahon sa inyong lugar. At bago tayo dumako sa mas detalyadong ulat panahon, kamustahin na muna natin yung weather condition mula Luzon, Visayas at hanggang sa Mindanao. Ayon dito sa forecast ng Pag-asa, Luzon, magiging maulan ng panahon na epekto nitong hanging habagat lalo na dito sa Metro Manila at pati rin sa Olongapo, occasional rains o yung mga paminsan ng mga pag-ulan yung dapat nating paghandaan. Ganito rin naman, may mga pag-ulan din na mararanasan dito sa Baguio City kasabay na niyan ang 15 hanggang sa 20 degrees Celsius na temperatura.
Monsoon rains o yung madalas na pag-uusap naman na ulan ang mararanasan dito sa Tagaytay City at ang temperatura dyan nasa pagitan lamang yan ng 22 hanggang sa 26 degrees Celsius. Sa mga lugar na ito, posible po yung pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar at pati na rin ang pagguho ng lupa dahil ilang araw na rin bumubuhos ang ulan sa mga lugar sa Luzon. Dako naman tayo sa Kabisayaan ayon sa PAGASA, iiral na itong maganda at maaliwala sa panahon. Dito yan sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at hanggang dito rin sa Metro Cebu. Magandang panahon mula umaga hanggang sa tanghali pero sa hapon o gabi ay posible na ang ilang mga localized thunderstorms. At ang temperatura, maglalaro yan sa pagitan ng 26 hanggang sa 33 degrees Celsius. Samantala, sa Mindanao area naman, mararanasan itong pangkalahatang maaliwala sa panahon. Ito yan sa Cagayan de Oro, Metro Davao at abot yan hanggang sa Zamboanga Peninsula. All good weather condition pero huwag maging kampante dahil posible ang mga pag-ulan, pagkidlat at paghulog. Ang temperatura, maaaritong pumalo ng hanggang sa 34 degrees Celsius. Umaga pa lang, umuulan na sa ibang lugar sa bansa, lalo na pagdating ng hapon o gabi, kung saan mas malakas na ulan ang madalas na nararanasan. Kaya naman maabutan man ito sa daan, hindi ito magiging problema kung ikaw ay laging nakahanda. Narito ang tag-ulan checklist na para sa inyo. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel para may pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan, tuwing tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Narito na ang mga nangungunang balita ngayong umaga. Pagkamatay ng maraming mga baboy sa Central Luzon, ano nga ba ang dahilan nito? Sa usaping astronomiya, ang misyon sa buwan, kung pwede nga ba itong matirhan, kamusta na nga ba? At ang luya, hindi lang pampalasa, may benepisyo ring pangkalusugan. Yan ang ating malalaman sa pagbabalik ng Panahon TV.